Naghihigpit na rin ang Batangas para mapababa ang bilang ng COVID-19 cases sa probinsya. Kasunod lang ito ng ulat ng UP Octa Research Group na isa ito sa mga lugar na mabilis din ang pagtaas ng COVID-19 cases na nasa labas ng NCR+. Nasa frontline ng balitang yan, si Romel Lopez. Sa entrada pa lang ng Batangas Province sa Nasugbo, kabi-kabilang checkpoint na ang sasalubong sa mga motorista. Kung hindi sundalo, mga pulis ang maninita. Magpapasok sana ng bulaklak ang van na ito para sa kasal ng isang kaanak, pero di sila pinadaan dahil hindi maituturing na essential travel ang kanilang biyahe. May protocol po kasi na bawal pumasok. Ay, ayos lang po sa inyo na bahala na rin. Okay naman po. Hindi naman po din para lang sa amin to eh. Para din naman po sa marami. Lahat ng paghihigpit na ito ay batay na rin sa utos ng Batangas Provincial Government para mapababa ang kaso ng COVID-19 doon. Sa kanilang huling tala, may 14,556 na ang kanilang mga kaso. 1,266 dito ang aktibo at 243 naman ang mga bagong naitala sa Magdamag. Ang Lipa City may pinakamaraming kaso sa lahat ng lungsod at munisipyo sa Batangas. Pumalo rin sa 88 ang kanilang bagong kaso ngayong araw na maituturing na record high. Naglalaro lang kasi sa 40 to 50 ang average na kaso sa lungsod noon. Pero paliwanag ng alkalde ng lungsod, malaking faktor din dito ang mga pasyenteng mula sa ibang lugar na sa kanilang mga ospital dinadala. Tayo rin nakikater sa mga nearby cities and municipalities, actually pati sa ibang probinsya. Dahil alam naman natin ang Lipa City ang center ng mga tertiary hospitals. Dahil dito, 75% na nakabuang bed capacity ng mga ospital sa Lipa ang okupado. Dagdag na pagsubok din tuwing may magpupositibong health worker. Kailangan din mag-quarantine. So doon kami medyo nagkakaroon ng problems minsan, no? But for now, we're still okay, no? Nag-accommodate pa rin kami ng mga COVID positive patients. I really appreciate yung ating mga frontliners dito sa hospital, ano, dahil kahit pagod na, they would still, ano, parang magpupinupush pa rin nila yung sarili nila, no? Hirit naman ni Lipa Mayor Eric Africa, mas mainam pa sana kung maayos lang ang sistema ng pagpapauwi ng mga overseas Filipino workers. Ito ay matapos makumpirmang 2 OFW galing Middle East ang nakauwi pa ng Lipa, ang nagpositibo naman sa UK variant. Binibigyan ng DOH ng clearance kahit wala pang result ng negative test. Ngayon pagdating sa amin, sa katatawagan, ayan po ipalay positive sa UK variant. Kung nangyayari ito sa Lipa, most probably nangyayari ito sa buong Pilipinas. Una nang naiulat ng UP Octa Research Group ang pagbilis ng pagdami ng COVID-19 cases sa Batangas at Pampanga na parehong hindi kasama sa NCR Plus na sinailalim sa GCQ bubble. Ang tinutulong sanhi nito ay ang dahan-dahang pagbubukas ulit ng ekonomiya. Dahil dito gusto na rin gayahin ng provincial government na Batangas ang parehong paghihigpit tulad sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na kasama sa NCR Plus. Bagay na tinabla ng mayor ng Lipa. Last June pa natin inopen ang ekonomiya ng Lipa 100%. Ngayon na lang March, nagkaroon ng increase. So hindi natin pwedeng i-blame sa mga workers natin ang pagtaas. Nagbabalita mula sa frontline, Romy Lopez, News 5.